Para sa ex, para sa crush, para sa magulang, para sa boss, para hindi ka na mahirapan, i-shout out mo na yan! Shout out sa umaga! Shout out sa umaga with DJ Baby Toby! Number one! 6.7 Energy FM! Same, same! Pero iba dito sa 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo... Energy! Oras sa buong kapuluan, Pangga. Check your time. It's now 6.29 on the clock. Good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa mga pangga natin kasulukuyang kakagising lang, no? Oy, kumilos ka na. Alam ko, oo, alam kong nakakatamad ngayon dahil Monday na nga naman, no? Oh, kasi karamihan sa atin, tamad na tamad kumilos tuwing umaga ng Lunes, di ba? Aminin nyo yan, huwag na kayo magpaka-plastic, no? Alam nyo, yung tipong Monday morning pa lang, iniisip nyo na kagad, sana Friday na. Ay, nako, yan tayo, Yung iba nga dyan, hindi sila magtatrabaho ng lubos-lubusan. Yung tipong hindi talaga magbabanat ng buto, no? O minsan, yung iba dyan, pa-chill-chill lang sa upuan, di ba? Kasi nga naman ang mindset nila, no? Monday pa lang naman, wala pa namang trabaho dyan. Bahiya naman kayo. Bahiya naman kayo sa mga pangga natin dyan na Monday pa lang, parang Sabado na agad. Yung pagod nila hanggang Biyernes na. Kasi iba-iba talaga yung ano natin, di ba? Yung tipong iba-iba yung ano natin, yung workload natin, no? Yung iba, papetiks-petiks lang. Tapos yung iba rin naman, wala, pagod na pagod kagad. Oo, yung Monday na Monday pa lang, wala na. Parang Friday na agad. Ay, naku. Uy, pangga, sa mga pangga natin dyan na puspos na puspos sa trabaho, no? Magpahinga rin naman po kayo. Okay? Isipin nyo rin naman yung kalusugan nyo. Oo, hanggat maaari, kung kaya nyo namang mag-leave, no? Edi mag-leave kayo. Pero syempre, shoutout niyo naman sa mga pangga natin na kahit naka-vacation leave, talaga nga ng mga pinagtatrabaho pa rin, binibigyan pa rin ng task ng kanyang boss, no? Boss, ano na? Kaya ka naman, boss. Pinirmahan mo naman yung ano ko, di ba? Yung form ko, leave form ko. O ano na? Bakit mo ka binibigyan? Di naman may iwasan talaga yun, no? Lalong-lalo na kung ang trabaho mo is a client, di ba? Client task. So kaya naman, para hindi masayang, no? Mag-leave kayo dun sa walang kliyente, okay? Kasi minsan kasi nagiging sayang yung ano natin, Yung leave natin, di ba? Yung tipong kahit naka-leave tayo, kahit na nasa Boracay tayo, sabihin na natin, no? Kukulitin ka pa rin talaga ng boss mo. So, instead na ikaw ay nagpapahinga, ayun, nagtatrabaho ka pa rin. May dala ka pa rin laptop. Ayan, imbis na ikaw ay nakikipag-bonding dyan sa jowa mo, nagtatrabaho ka pa rin. Ay, nako, yan yung wag nyong gagawin, no? Kapag kayo ay nasa Boracay, nasa beach, nasa bakasyon kayo, bakasyon lang talaga. I-turn off mo ang iyong notification sa boss mo. That's the key. Diba? Kung lagi kang kinukulit, ay nako, i-block mo muna. I-block mo para nang sa ganun, wala kayong communication para sa isa-isa, no? Hindi kayo connected, di ba? Mga pinirmahan naman niya yun, Legal naman. Legal naman yung ano mo, pagli-leave mo, di ba? So, ganun ang gawin mo. I-turn off mo yung Viber mo, yung Telegram mo, or kung ano pa man yung ginagamit yung pang-contact sa inyong mga boss, no? I-turn off nyo muna, i-block nyo muna sila. Tapos pagbalik nyo, doon mo lang ulit ibalik, di ba? Unblock mo na. Basic. Anyway, mga pangga, kasama nyo pa rin at kilandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre, makakasama nyo ako hanggang alas 8 ng umaga. And of course, kung gusto nyo namang makita ang itsura ni Baby Toby, yes, hindi ako ngayon nakablock, no?
It's a miracle na hindi ako naka-block ngayon. Manood na kayo ng aking Facebook Live sa Energy FM 106.7. Para nang sa ganoon, eh, magsilbing blessing sa umaga niyo. At syempre, dahil nanonood na rin naman kayo, no, Pangga, i-share nyo na rin ng ating Facebook Live para nang sa ganoon, eh, mas makita pa ng iba kung sino ba talaga si DJ Baby Itzobi. At syempre, para na rin marinig ng iba yung hinanaeng ng ating message sender ngayong Monday morning. Kaya naman, mga Pangga, simulan na natin ang programang Shoutout sa Umaga. I-shoutout mo na yan! Number 1, 06.7 Energy FM. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Once again, kung gusto nyong makita at syempre makarelate na rin sasabihin ng ating message sender, pwede kayong manood sa aking Facebook Live sa Energy FM 106.7. At sa mga nanonood so far, good morning po sa inyong lahat. Itong ating message sender, itago na lang natin siya sa pangalang Mel. DJ Toby, pabati naman ako sa pamilya ko. At pasabi na rin na pasensya na kayo. Pasensya na kayo kung ibang-iba ako sa inyo. Ako yung palaging pasaway, hindi ako nakikihalubilo sa inyo, at palagi lang akong nasa kwarto kapag walang gala. Sorry, gento kasi talaga ako. Sobra akong naiinis sa inyo kapag lagi niyong pinapagawa sa akin yung mga bagay na hindi naman ako komportable. Sana naman maintindihan niyo ako. Oo, iba ako. Pero sana naman huwag niyo akong sabihang weirdo, lalo na kapag nasa harap ng ibang tao. Sobrang sakit kasi eh. Sobra akong nasasaktan. Lalo na galing pa sa pamilya ko. Thank you DJ Toby and more power sa station nyo. May nabasa ako nasa El Nido ha. Grabe, no? Ako bilang introvert din, no? Medyo nakaka-relate ako dito sa message ni Mel. Bakit? Kasi kagaya niya, parang ako lang din yung naiiba sa pamilya namin. Oh, sa hindi man kayo maniwala, sa hindi, no? Iba ako sa kanila. Actually, sa pangalan-pangalang eh. Hindi naman sa ano ko, may sama ng loob sa pamilya ko, no? Alam nyo, sa pangalan pa lang, ako yung naiiba sa amin. Dahil pangalan ng dalawa kong kuya, Jolly Boy tsaka Jimmy Boy. Totoo yun, ha? So, parehas sila JB, di ba? Parehas din sila may boy. Tapos, ate ko naman, tsaka yung bunso namin, parehas naman sila ME. Myrel Elise, tsaka Mary Ellen. So, pare-pareha sila. Tapos ako, Andrew. Diba? Alam yun? Andrew.
Jolly Boy, Jimmy Boy, Myrel Elisa, tsaka Mary Ellen. Parehas JB, 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 M-E-M-E, Andrew. Diba doon pa lang, no? Ako na kagad yung pinakaiba sa kanila. At syempre marami pang dahilan kung bakit ako naging iba sa kanila, no? Oo, katulad na nga lang na sa aming lahat, no? Ako yung pinaka-introvert, no? Oo, ako yung pinaka-introvert. Tapos, sa kanilang lahat, ako rin yung palaging nasa kwarto. At sa kanilang lahat, ako yung tahimik, di ba? Minsan pa nga eh, kapag sila nag-uusap sa sasakyan, no? Ako wala, nandun lang ako sa tabi. Nandun lang ako sa gilid, nagmumuni-muni, tapos nakikinig lang ako sa nila. Ganun. Kaya nararamdaman ko yung feeling ni Mel, no? Yung feeling na parang para sa iba ang weirdo-weirdo, na laging nag-iisa, siya yung naiiba sa pamilya nila. Oh, aminado ako dun, ako naiiba sa amin. At meron pang isa, no? Meron pang isa na talagang ibang-iba ako sa kanila. Sa pamilya namin, ako lang yung hindi naging honor. Oo, inaamin ko yun, ha? Ako yung hindi naging honor. Tapos, sa pamilya din namin, ako yung palaging may bagsak. O, di ba? Dami ko naririnig. Lalong-lalo nung panahon na elementary ako, high school ako, first year and second year high school. Alam na second year high school, Diyos ko. Dami ko naririnig nun. Pero yun, wala lang. Kasalanan ko rin naman eh. At para sa akin, nung time na yun, nakaka-insulto yung mga sinasabi nila sa akin. Lalo na meron pang nagsabi sa akin nung pinapagalitan ako na, bobo ka ba o tamad ka lang? Ganun, oo ha, tandang-tanda ko pa yun. No? Dahil nga sa mababa nga yung grades ko, may mga bagsak ako. Ayun, tinanong ako, bobo ka ba o tamad ka lang? So syempre, bilang ako in denial. Diba, sabi ko talaga nun, tamad lang po ako. Sinabi ko, tamad lang po ako. Pero, the following years, nung nag-third year ako, third year high school, actually, dami ko pang naging ano nun eh, dami ko naging tutor, walang nagawa, no, yung mga tutor na yan. Pero yun, the following year, no, nung nag-third year ako, third year, fourth year high school, ayun na, sinipagan ko na. Ayos, no? Sinipagan ko na hanggang sa maging malaki or mataas ang aking mga grades, no? Talagang nag-aral talaga ako noon. Pinakita ko talaga sa kanila kung ano yung kaya kong gawin. At pinatunayan ko sa kanila na hindi ako bobo at hindi ako, natamad lang talaga ako, no? Well, actually, oo, tamad naman talaga ako hanggang ngayon. Pero yun, no, Pangga, para sa akin, no, hindi problema ang pagiging iba. At kung meron man silang nasasabi sa'yo na negative at para sa kanila eh weirdo ka, okay lang yan. Sige, okay lang naman maging weirdo eh. Ako, inaamin ko, weirdo ko. Be proud kung ano ka, dahil kapag meron kang mga tao na talagang nakita sa'yo at tinanggap ka talaga, no, nakilala mo sila ng lubus-lubusan at yung mga kawirdohan mo ay sinasakyan nila, di ba mas maganda yon? Tinanggap ka nila na kung sino ka talaga. Na yung ugali mo, yung pagka-weird mo, tinanggap nila. Ako ah, ako swerte ako, no? Swerte ako dahil yung mga naging tropa ko, yung mga naging close ko talaga, no? Weirdo din. Thankful ako. Especially sa mga katrabaho ko dito sa Energy FM, no? Thankful ako. Dahil na kahit na alam nila na weirdo ako, na tahimik ako, 'di ba? Na kahit na tahimik ako kapag umaalis kami, kapag nasa biyahe kami, tahimik talaga ako. Thankful ako dahil tinanggap nila ako. At hindi ko tinitake yung as negative yung pagsabi nila sa akin na weirdo. Well, ganoon naman talaga ako. Lahat naman tayo may kawirdan sa katawan, no?
Lahat tayo may kawirdan sa buhay at lahat tayo iba. Ngayon, kung makakahanap tayo ng mga tao na talagang tanggap talaga tayo sa yung talagang buong pagkatao talaga natin, no? Magpasalamat tayo. Pasalamat tayo dahil bihira lang sila. Bihira lang dumating yung mga ganyan tao sa buhay natin. Talagang tanggap na tanggap talaga tayo, sasakyan pa tayo sa mga trip natin. Ganda yung ganun. Minsan kasi ang buhay ng tao ay mapanghusga, no? Kapag hindi nila trip yung mga ginagawa ng isang tao, huhusgahan kaagad nila yan. Andito tayo sa era na kung saan lahat ng gawin mo ay may masasabi ang bawat tao. So kaya naman kahit na gawin mo yung mga bagay na gusto nila, may sasabihin pa rin yan sila sa'yo. May comment pa rin yan sila sa'yo. So kaya ako, ang masasabi ko lang, no, gawin mo na lang kung ano yung magpapasaya sa'yo. Gawin mo yung mga bagay na ikaliligaya mo dahil at the end of the day, andyan pa rin yung mga magko-comment sa'yo ng mga bagay-bagay, ng mga negative comments. Kaya, do yourself a favor, no? Mahalin mo lang sarili mo. Kung gusto mo lang dyan sa kwarto mo, no, Mel, go! Kung gusto mo, nasa harapan ka lang ng computer, go! Kung gusto mo, manood ka! Manood ka ng pelikula. Pelikula. Manood ka lang! Basta kung ano gawin mo yan. Dahil at the end of the day, tanging kaligayahan mo lang naman ang mahalaga, di ba? Hindi kaligayahan ng iba. Nabuhay ka para hindi i-satisfy yung wants or yung gustong makita ng ibang tao, no? Nabuhay ka para i-satisfy yung sarili mo. Kaya Mel, kung para sa pamilya mo ay weirdo ka, okay lang yan. Dahil ako para sa pamilya ko, weirdo pa rin ako. Weirdo ko at ako pa rin yung pinakaiba sa kanila. At dumaan din ako sa era na kung saan ako talaga yung parang black sheep, eh. No? Mako-consider mo na ako yung pinaka-bobo sa pamilya namin. Pero yung bobo na yun, yung pinapili nila na bobo ka ba o tamad, na yung pinupush nila na mag-fishball na lang ako, na mag-fishball na lang daw ako, no? Mag-tinda na lang daw ako at hindi na daw ako mag-aral, no? Tingnan nyo kung ano na nasa na ako ngayon, di ba? DJ na ako ngayon, di ba? Sinong mag-aakala na yung pinapapili lang nila na bobo ka ba o tamad ka lang na ngayon ay magiging DJ? Sino mag-aakala na lahat ng naging tutor niya tingin sa kanya ay bobo siya, no? Walang alam, bang-bang. Diba? Sino mag-aakala, no? Nandito sa kawirduhan ko na ito, eto pa pala yung mapapanginabangan ko, no? Mapapakinabangan. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, no? Mas weird ka, mas better. Diba? Yung mga weirdo ngayon, yung mga nerd ngayon, yung mga geek ngayon, sila yung gwapo para sa mga kababaihan ngayon, no? Oh! Kung weird ka about sa Marvel, about sa Pokemon, no? Cool kid ka na ngayon. Basta, there's nothing wrong with being different, no? Walang masama dyan. Kung iba ka man sa pamilya mo, okay lang yan. Ngayon, kung nasasaktan ka sa mga nasasabi nila, no, kausapin mo sila. Kausapin mo kung hindi ka komportable sa pinapagawa nila, no? Kasi pamilya mo pa rin naman yan at the end of the day. At syempre, sila lang din naman ang bukod tanging makakaintindi sa'yo. Minsan kasi ang nangyayari sa atin, no? Hinuhusgahan ka agad natin yung pamilya natin, no? Hinuhusgahan ka agad natin yung kapatid natin. Kung bakit, ba't yan ang iiba? Hinuhusgahan ka agad natin, di ba? Hindi ba natin pwedeng kausapin muna siya?
na baka yun talaga kung ano siya, no? Wag nating pilitin na mag-iba siya. Dahil para sa kanya, yun yung tama, no? Dahil hindi natin alam na kung ano yung magiging epekto niyan doon sa kanya. Hindi natin alam kung ano yung magiging epekto sa kanya emotionally, no? Baka mamaya sa sinasabi natin na weirdo yan, yung kapatid ko yan, weirdo yan. Baka mamaya iba na pala epekto niyan sa kanila, no? Nagkataon lang na ako ay hindi ko talaga tinitake as negative yung mga nasasabi sa akin negative, no? Tinitake ko siya as constructive criticism. Yun yung para sa akin, no? Pero yun, tanggapin natin yung pamilya natin kung ano man sila. Tanggapin natin dahil kapatid natin sila, kadugo natin sila. Ang sabi nga ng iba, no? Blood is thicker than water. Yan ang lagi yung tatandaan. So Mel, maraming salamat Mel sa pag-send mo ng iyong hinanaing sa buhay. Alam kong hindi mo masabi yan. At maraming salamat dahil pinili mo ang programa ni Baby Toby para sabihin yung mga bagay na hindi mo masabi ng personal nila. So once again Mel, maraming salamat sa iyo. At syempre sa mga pangga natin na gustong mag-send ng kanilang mga hinanaing sa buhay, yung mga bagay na hindi nila masabi ng personal, kagaya ni Mel, no? Mag-send lang kayo sa aking Facebook page. Mag-chat lang kayo dyan na BabyToby1067. Una, i-shoutout nyo muna sila yung pagsasabihin nyo, tapos yung sasabihin nyo mismo. At babasahin mismo natin. Of course, pwede mo rin namang tawagan ang ating landline na tumawag ka lang sa 8721-2429 or 7001-7949. Sabi dito sa comment section ni Jerica Dizon, good morning Baby Tobes. Tanggap kita kahit dalawa lang sapatos niya na pero daming shoes. Wala nga akong sapatos eh. Alam niyo ba sapatos ko? Dalawang pares lang. Actually, tapos papalit-palit lang sila. Baka naman oh. Oh, baka naman size 8.9 kapag pangporma tapos size 9 naman kapag ano, pang-basketball ha. Baka naman. Pero syempre, bago nyo ako bigyan, papakipot muna na ako, di ba? Uy, hindi nakakahiya. Ano ko ba? Ganun dapat muna. Anyway, mga pangga, for our next song, here's a song from Alice Cooper titled I Never Cry, Only Here at your number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.